low. So, yun guys, no, what's up sa inyo, no? It's 4:34 p.m. in the afternoon. And then, yun nga, kanina is na-hit na niya yung target na ating tag dito. Rising wedge. And then, ito is hindi nag-play out sa 5-minute time frame natin. No? So, nakakita tayo ng kaunting pagbabounce. So, ngayon is nakikita natin tong head and shoulders na to. As in, ngayon ko lang siya nakita talaga. And then, ito yung neckline niya. No? Yung kanya neckline. And then, gagawin natin siyang fink. Alam ba yan ito? Yan. And then, ito yung kanyang target. Tignan natin kung na-hit na niya yung target. So, di pa naman. So, possible pa siyang bumaba, no? Upon retest ng neckline. So, itong ibang pattern is alisin na natin, di ba? Para lang masaya. Para malinis. Kasi may gusto akong ipakita sa inyo, guys. No? So, ialisin na natin yan. Kasi tapos na naman sila para lang maging clear tayo. No? So, yan. Alisin muna natin yung mga maliliit na yan. Yan. Ito, alisin din muna natin kasi tapos na sila. Diba? Wala na naman silang ano, dahilan para magtagal. Ayan. Ayan. Alis, alis. No? So, ayan. Malinis na, diba? So, ngayon, ang makikita nyo dito is para siyang ganito. Diba? Aha. If gagawa ko ng line mula dito, ganyan. So, gawin natin white para lang siya malinis tingnan. And then, isa pang line mula dito. Yan. Para siyang gumagawa ng falling wedge, di ba? Yan. Para touch lang sila. So, para siyang falling wedge. So, if ever na magpe-play out to dito, yan, in-adjust ko na yung trail stop ko dito. Around 31.6K, no? Kung if ever na tumaas pa yan, at hindi magtuloy po ba, so, yan. Possible na siya mag-play out. No? So, ano pa isa ko nakikita? Ah, hindi. Target muna pala nitong ating rising wedge is siguro up to here, dito sa area na to since matinding resistance to. Di ba? Pero ang normal din target niya is yung taas na wedge, which is ito. Around 34.7K. Possible yan. No? Pero ito, itong area na to, ayan, yung dalawang area na yan will be a great resistance since ano yan. Kita visible yan sa daily time frame at sa 4-hour time frame syempre. No? And then may isa pa. So yun yung unang pattern na nakikita kung possible na nang ibubuo. No? So isa pa will be ito. If lagyan ko to dito. Lagyan ko yung dyan. Siguro gawin natin siyang greens. No? So ito. Lagyan natin dito. Diba? I-save natin. Sakto natin dito. Since may touches sila. Diver. So, ito. Possible support area. Yan. Diba? So, ito siguro magiging ganyan yan. Since rice na, meron siyang binubung rising wedge. So, possible siya maging isang ano, diamond pattern. Yung possible pa lang, no? Kasi ang diamond pattern is supposedly, maglalaro siya ganyan. And then, yan, may sudden move. So, na-satisfy naman niya. Ito na lang kulang. Itong part na to, no? So, tingnan natin kung saan siya magpupunta. So, paano kukunin yung target ng isang diamond pattern is ganito. Mula dito sa swing high hanggang sa dulo ng sa edge. And then, dito sa possible breakout point, which is kadalasan ang breakout point ng diamond pattern ay dito sa dulo, no? So, yan. Same target sila dito, no? Ito yung target nila. So, yan. Medyo umaangat siya ngayon. So, yan yung target nila. So, di, kung sa taas, kung sa upside, possible na if ma-break niya tong point na to, guys, ayaw mapindot. Kung ma-break niya yung point na yan, possible ito naman yung i-retest niya, no? Pero yun is kung ma-break niya yung EMA 20. Diba? So, yan. If ever naman sa downside, so, probable target natin is ito, sa baba ng wedge, around 30.5K. Ayan, may hit na yung aking trail stop. No? So, bahala na kayo kung may hit yan. So, yun, na-hit na. So, close na yung aking trade. So, still in profit, no? So, yan, nagsusubukan na niya yung, ano,
kumpletuhin siguro yung ating diamond pattern. So, live na live and alive, no? So, yeah. So, if ever na hindi mag-support dito sa confluence na to ng ating Fibonacci retracement area and dito sa ating tag dito, target sa ano support ni rising falling wedge, so possible na yung mag dito breakdown hanggang dito around 29 around 30k, no? So yan. So bakit naman ako dito nakapag-set ng trail stop, no? So bakit? Kasi kanina kita ko is ayan, 'di ba, baba na niya. If ever na umangat pa ulit yan dito, magkakaroon niya ng malaking wick which will symbolize a bullish movement. So yan, true enough, inaabot niya yung tag dito, pwesto na yan, no? And ayan, nakita niya nagpa-pump siya ngayon. So possible na yung mag-lead dito sa retest o sa breakout ng ating rising wedge, or possible na gumapang pa ulit yan dito sa ating diamond pattern hanggang sa mag-alin sa breakout or breakdown. So yan lang, no? Siguro upload ko na to para makita niyo ng ating mga pros traders. So yan, yung bago natin nakikita ang pattern. So yun lang guys, as always, please do not trade when you see my uploads. So yan, siguro late na to bago nyo makita. Pero na-share ko na naman sa group yung rising wedge bago ko gawin tong video, no? Yan, so yan, na-share ko na 426. So yan, ngayon is siguro upload ko na. So yun nga, gawin lamang natin itong mga between, mga gabay, no? Para hindi tayo magkaroon ng, no? Huwag tayo mag-trade dahil lang na-upload ko to, pero mag-trade tayo dahil binalidate natin na sa tingin nyo, sa sarili nyo is profitable itong trade na to, no? So, okay guys. So, yun lang para ma-upload ko na to. As always, seek your profits and protect your capital, no? Cut losses without mercy. Always put trail stops when you want to hold your position para secure yung profits. Yun lang guys. Let's go.